na ho ang ating Deep Caldereta. Pork menudo. Okay na po itong ating sauce. Lagay na natin dito sa ating pinirepair na ano. Yan po. Ito na mga kabayan, yung ating crispy pork kare-kare. Oh, kutserong walang asukal. Araw po ulit sa inyo lahat mga kabayan, at magpiprepare po ulit tayo ng ating lutuin para bukas. Meron po ulit tayong orders. Orders po ito ni Ma'am Susie Biato ng Binyan, Laguna. So bago po tayo mag-umpisa ay panapabati ng happy birthday si Kuya Ogot Biato from AJ Biato at saka sa family po nila na nasa Los Angeles, California, USA. At si Ma'am Angeli and Chris, AJ and Cheska, Paps Biato, Bilya Gonzalo and family, Alan Biato and family, lahat po sila ay nasa California, USA. So yeah, maraming salamat po sa tiwala sa ating luto at shoutout po sa inyo dyan sa California, USA. So magluluto nga po tayo ng limang putahe. Magluluto po tayo ng 2 kilong menudo. Bali, isa't kalahati po na laman, tapos ay kalahating kilong atay. Tapos ay magluluto po tayo ng beef caldereta, crispy pork puchero at crispy pork kare-kare, at gagawa rin po tayo ng embutido. So atin po ipiprepare nito ngayon dahil bukas po ay medyo maaga. Medyo kailangan na alas 9 ay on the way na tayo. So unahin na po natin isalang muna itong ano, ating pang crispy pork kare-kare at ating pang puchero. Ayan. Palalambutin na po natin to. Lagyan na natin ng tubig. Para po bukas ay piprito na lang natin. Itimplahan lang po natin yan ng asin. Konting asin at paminta. Habang pinapalambot po natin yan ay titimplahan na natin to. Unahin natin itong pang kaldereta, tapos sunod natin ang minudo, at huli natin titimplahan yung ating pang ano, embutido. So maglagay na po tayo dito ng pineapple juice ating ano, at as pineapple juice din dito sa ating pang minudo. Lagay po tayo dito ng pickles sa ating pang ano, kalderetang baka, Worcester's rice sauce, ito po magpapasarap sa ating kaldereta. Lagay din po tayo ng soy sauce. Tapos soy sauce din dito sa ating pang-anaw, minudo. Lagay tayo ng paminta. Paminta rin dito. Susuot lang po tayo ng gloves at haluin natin. Unahin po natin haluin itong ating ano, beef
pang beef caldereta. Ibababad po natin to overnight. Ating lalagay sa malinis na lalagyan, tapos ay ilalagay natin sa ref. Sasaluin din po natin itong ating pang minudo. Kailangan mababad din po natin to sa kahit sa basic lang natin na ricardo, at bukas na natin dadagdagan ng iba pang ricardo para may lasa lang po yung karne. So yan, ito pong dalawa ipapasok na natin sa ref, yung caldereta at yung ating pang minudo. O, timpla naman po natin yung ating imbutido. Maglagay na po tayo ng itlog. Lagay po tayo ng raisin o pasas, pickles, tapos maglagay din po tayo ng keso. Yan, yung ating pong keso ay ano, generator ko na. Lalagay din po tayo ng konting harina. Timplahan lang po natin ng paminta. Hindi po tayo gagamit ng asukal ngayon, at ang bili ni Ma'am ay walang asukal yung kanyang mga paluto. Bawal sa kanila yung sugar. Lagay din po tayo ng toyo. As maglagay din po tayo ng ketchup. Yan, haluin lang po natin to, at ito'y atin ding babalutin ngayon. So, hindi po tayo gumamit ng asukal ngayon. Ayaw ni Ma'am nang may asukal. Ito po ay pinagiling ko na sa palengke. Pinalagyan ko na po ito ng sibuyas, bawang, at saka carrots. Haluin lang po natin maigi para mapantay yung mga nilagay natin, Ricardo. Yeah, ready na po ang ating pang imbutido. Babalutin na lang po natin yan, tapos ay ating i-steam. So yan, babalutin po natin yung ating imbutido. Meron na po akong hinanda ditong dahon, at akin na rin po itong sinalab para mabango at hindi siya madaling masira. Meron po tayong hotdog dito at saka star margarine. Punasan lang po natin itong dahon ng konting margarine para hindi po siya didikit sa dahon pagka tatanggalin na. Tapos kukuha po tayo ng ating tinimplahang imbutido. Isang baso, isang tasa. Imbutidong Batangas. Tapos lagyan po natin ang hotdog sa gitna. Hinda na rin po tayo ditong abaka na panali. Yan, ganun lang po kabilis at kadali mag ano, pagsanay na kayo at halos lagi-lagi nyo ginagawa ay madali na lang magbalot. Yan, meron na po tayong isang peraso. Testing, malambot na. Pwede na po itong ating jempo, hanguin na natin.
baka ma-overcook. Saka natin ituloy yung pagbabalot ng embutido. Winho muna natin to. Baka malabsak. Salitang Batangas, malamog, malabsak. Sobrang lambot. Ayan. I-trim lang po natin para magandang tingnan. Kumuha rin tayo ng kabayan ng pati kiman, no? Na pati kiman. Isang malaking ano. Isalansa na po natin sa steamer. Tapos, takaluban lang po natin ang dahon. Takip. And steamin po natin yan sa loob ng 1.5 oras. Balikan po natin mamaya. So yan mga kabayan, pagkatapos ng 1.5 oras ay patayin na natin ang apoy. Sampu natin. Tatanggalin na po natin itong takip na dahon. Yan na, itsura mga kabayan ng ating ano. So yeah, palalamigin na lang po natin yan at bukas ay ipiprito na lang natin yan. So bukas na po natin tutuloy uli ang ating luto. Bukas ay maaga tayong gigising at saka natin tutuloy yung ating mga paluto. Yan, magandang umaga po mga kabayan at lutuin na po natin yung ating orders at mag-aga natin ito i-deliver. So meron na ako iniinit dito na 2 kawali, yung isa yung naglagay na ako ng mantika. Sasalang na po tayo dito ng kaldereta. Lagay lang po tayo ng konting mantika. Konting margarin. Gisa po tayo ng bawang. Sibuyas. Sabay po natin yung chorizo. Chorizo de Bilbao. Tapos maglagay po tayo ng tomato sauce.
yung ating marinated na baka. Yan, takpan lang po natin yan. Antayin natin yan lumambot. Hinaan natin ng konti ang apoy. So dito po sa kabila ay pagpiprito tayo ng ating liempo, yung ating pinalambot na liempo. Pampuchero at saka pang ano, kare-kare. Mamaya uli. Samuhin po natin to. Yung unang salang. Tapos magsalang po ulit tayo. Takip. Kailangan lagi mo nakahandag takip. Haluin po natin itong ating ano, pangkalderetang baka. Malalambutin natin ito ng ano, malambot. Takip uli. Pwede na ho ito. Malutong na. Tapos, prito po tayo dito ng saging. Unguin na po natin yung saging. Okay na ito. Golden brown na. Tapos sunod natin yung patatas and carrots. Unguin na po natin yung patatas and carrots. Right, pwede na po tayo magprito dito ng ating imbutido. Yung pinrepare natin kagabi, prito na natin. Right. Po natin itong unang salang natin ng embutido. Okay na ho ito. Lagay natin dyan para makatulo ang mantika. Thank you.
Ayan, mga kabayan, okay na ang ating imbutido. Naprito na natin. Tapos ay magsasalang na tayo dito sa ano ng ano. Minudo naman sasalang natin dito. Malambot na. Malambot na yung ating baka. Lagyan na po natin ng patatas, carrots, saka yung bell pepper. Tapos maglagay na rin po tayo ng liver spread. Haluin lang po natin maigi, tapos ay tataklo uli natin. Hintayin natin lumambot yung patatas at carrots. Ito naman po sa isang tulyase. Salang tayo dito minudo. May tayo ng konting mantika. Konting margarine. Bawang. Sibuyas. Maglagay din po tayo ng chorizo sa ating minudo. Chorizo de Bilbao. Lagay po tayo ng tomato sauce. Atin po minarinate. Takpan lang po natin yan. Hinaan natin ng konti ang apoy. Oop, malambot na po ang patatas. Lalagay na tayo dyan ng konting hot sauce. Konti lang. Baka sumubra ang anghang. Tapos maglalagay din po tayo ng keso. Ligyan natin ng keso. Papasarap sa ating kaldereta. Cheesy caldereta. Haluin lang po natin. Tapos lagyan natin ng olives. Green olives. Bango na mga kabayan, talagang amoy na amoy kaldereta. So ininin lang po natin niya saglit. Hindi na natin tatakpan. Ayan, hayaan lang po natin siya mainin ng konti. Yan, okay na ho ang ating kaldereta. Ayon sa ating taga-tikim na si Bochog ay quality na raw ang
natin. Hindi natin yung sauce. Yan, ito na ho ang ating beef caldereta. Pakulo po tayo dito ng tubig at magbablanching tayo ng gulay ng kare-kare. Lagay po natin ang asin. Unahin natin yung sitaw. Ito naman yung ating pang-minudo. Malambot na. Maglalagay po tayo dyan ng atay. Ayan, ito yung atay. Yung atay, hinugasan po natin yan sa suka para mabawasan na yung lansa. Pork liver. Tapos pwede na rin po natin isabay dyan yung ano, patatas and carrots. Tatakpan pa uli natin. Panguhin na natin para hindi siya overcook. Sunod natin yung talong. Uli po natin blanching yung pekchay. Saglit lang natin itong paukuluan. Okay na ho ito. Anguin na natin. Lagyan na po natin ang hotdog. Tapos maglalagay tayo ng kaunting ketchup. Haluin lang po natin at malapit na ito. Lubang po uli natin.
natin apoy at iininin na lang natin to at okay na yung ating menudo. Oh. Igagahin lang po natin. Ahin na lang apoy at okay na yan. Okay na ho itong ating minudo. Oh. Hanguin na po natin. Hindi na masyado natin iigahin at may iga pa po yung pagka lumalamig. Masarap po ang sauce niyan. Right, yun na po ang ating pork menudo. Salang po tayo dito ng puchero. Pucherong walang asukal at kabilin-bilin na ni ma'am ay wag na wag maglalagay ng asukal. So, hindi po tayo gagamit ng asukal. Lagay po tayo mantika sa konting margarine. Isa po tayo ng bawang. Sibuyas. Tomato sauce. Lagay na po natin yung ating pinakrispy na liempo, yung saging, patatas at carrots. Dalan lang po natin ang paminta. Lagay po tayo ng pork and beans, garbanzos, ketchup. Lagay din po tayo ng pineapple juice. Gumamit po tayo ng kaldo, yung pinagpukuluan natin. At naklubang lang po natin yan. Hintay natin kumulo. At pag kumulo, lalagay natin yung ating repolyo at bagyo beans. Kuluan-kuluan na. Lagay na po natin yung repolyo, beans at bell pepper. Ito po puchero na walang asukal. Tuwin lang po natin yung saglit yung gulay na huli nating nilagay.
Hindi na natin tatakpan para hindi ma-overcook. Yan, okay na ho itong ating kutsero. Pinatay na natin ang apoy. Oh. Kutserong walang asukal. Hanguin na po natin. Lagay natin dito sa tray. Right. Ayan mga kabayan, ito na ho ang ating kutsero, crispy pork kutsero. Toto tayo mga kabayan dito ng kare-kare. Gawa po tayo ng sauce, maglagay tayo ng mantika. Gumamit tayo ng aswete powder. Aswete o anato powder. Tapos maglagay po tayo ng bawang. Ayan, pag mabango na po ang bawang, maglagay tayo ng peanut paste. So, kung wala po kayong peanut paste, pwede kayong gumamit ng peanut butter. Ito pong peanut paste, hindi ito matamis. Wala siyang sugar. Tapos maglalagay rin po tayo ng rice flour, giniling na bigas. Gamit tayo ng kaunting kaldo. Tapos maglagay din po tayo ng tubig. Haluin lang po natin ito hanggang sa lumapot. Hintayin natin siya lumapot. At pwede tayo magtimpla dito ng konting asin pagka ano. Pero hindi po natin paalatin ito. Kailangan po ay hindi ito maalat. Maglagay din po tayo ng isang perasong pork cubes. Okay na po itong ating sauce. Lagay na natin dito sa ating pinirepair na ano. Liempo. Yung gulay, ilagay na lang po natin sa ibabaw. Ito na mga kabayan, yung ating crispy pork kare-kare.
So yan mga kabayan, naluto na natin yung limang putahe na order ni Ma'am Susie. Ayan, yan po ay i-deliver natin dito sa May Malbar at kami po ay mag-meet up dyan kasi sila po ay taga Binyan, Laguna. So nandito po yung puchero, yung beef caldereta, pork minudo, crispy pork kare-kare at nandito po yung ating embutido. So yun, maraming po uling salamat Ma'am Susie Biato at saka sa mga relatives nyo po sa Los Angeles, California. Ayan. So sa mga gusto po magpaluto mga kabayan ay message nyo lang po kami sa aming Facebook page at kami po ay magre-reply sa inyo doon. So ingat po lagi tayong lahat. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa ating mga videos. Ingat po lagi tayong lahat at God bless po sa ating lahat. Sana po ay magkita-kita tayo uli sa susunod ko pang mga videos. Picture daw ho, picture. De, ako na lang ho ang ano. Ayan. Ano po yung putido? Kalina pa kay sir. Dito kami tumahan. Dito pala kami. Dito pala kay sir. Bayan. Ingat sir, ingat. Thank you.